Is it worth it to buy Aerox 2021 version? Okay. Ngayon, ulit. What is up sa inyo, guys? Ngayon tayo nagbabalik for another YouTube channel. Wada na. Let's straight to the point, guys. Sulit or ayos nga bang bumili ng Aerox version 2 this 2021, no? Dalawa magiging sagot dyan, no? I-main natin to by category. Hindi kasi hindi natin pwedeng i-direct to the point na oo o pwedeng hindi, o di ba? Bahala kayo. Bahala kayo. At sa vlog na ito, ipapaliwanag natin kung bakit oo at hindi. So, bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, welcome back. Pero po muna ng scratch tape. And also, please don't forget to click the subscribe button. Also, hit that notification bell para updated po kayo sa mga motor na darating sa Pilipinas or dumating na sa Pilipinas, no? By the way, this vlog isinot namin bago pa lumabas or bago pa magkaroon ng actual unit sa branch. Okay? Let's go! Kasama ko nga pala ngayon ang aking CH or cluster head sa ang... Ba? Cluster head sa aming area na si Sir EJ. Yes. Okay, si Sir EJ ang magpapaliwanag kung bakit sulit bumili ng Aerox version 2 this 2021, okay? Okay ka ba dun, sir? Pwede na. Mukhang napinit. Okay. Okay, okay, category, tayo, okay. Category number 1 sa mga newbie. Sulit ba bumili ang mga newbie ng version 2 na Aerox, Sir EJ? Oo. Bakit? Unang-una, kung newbie ka at nakita mo nagandaan ka, siyempre yung mga iba na bigla nakabili. Pero worth it naman yung presyo. Kung installment man niya nung apakas, ang laki pa rin ng value niyan. Kahit newbie ka na dapat nasa small unit ka muna, pero dahil nga gusto mo itong isang bagay na bago labas na to, eh hindi ka talo. Unang-una, Yamaha, Aerox, sikat na, trusted na, at isa pa, kilalang kilala na ito sa merkado. Bali, parang hindi nade-depreciate yung presyo niya. Tama. Okay. So, kung lalabas ang presyo nito... Kung nagulat ka lang, may bibenta mo ulit ng ganong presyo rin. Ganun. Tama. Kung binili mo halimbawa lang natin ng 97,000 to 105, eh nabigla ka nga sa presyo yung nilabas mo, eh po pwede mo ba siyang ibenta ulit? Ulit. Pwede mapataas or mapababa. Depende pa rin, syempre, sa'yo at sa bibili. Pero kung ako sa'yo, wag mo nang benta kung sakaling makakuha ka sa hirap ng unit ni Yamaha. Okay, okay. So, yun yung number one, sagot niya sa oo, no? Sa akin naman, i-explain ko, hindi, syempre. Bakit? Hindi siya worth it, bilhin. Unang-una nga, sabi nga ni Sir EJ, kung newbie ka, nunga muna sa kaya mo. Huwag kang tumalon. No, pwede naman tumalon, no? Kung talagang nagmumotor ka na dati, tapos kakalisensya mo lang, tapos nagkaroon ka ng idea kung ano yung Aerox, pwede. Pero kung magsisimula ka pa lang, eh dun ka muna sa mga lower CC na unit. Gaya ng MIUI, Honda Beat, at kung ano naman. So para sa akin, hindi. Okay, sa mga nanonood dyan, comment lang namin ito, no? Baga, nasa inyo pa rin ang desisyon. Binibigyan lang namin kayo ng idea. Number 2, category. Sa mga saktuan lang ang budget, Sir EJ. Oo. Bakit? Oo, dahil kung sakto ang budget mo, para dyan sa unit na yan, hindi ka na magdadalawang isip pa eh. Kasi pangarap mo na yan eh. Bakit ka pa mag-hesitate na kunin ang unit na pinapangarap mo? Para sa akin, kung magkakaroon ako ng chance na magkaroon ng pera at gustong gusto ko yung unit na bagong lalabas ng Aerox, parang NMAX version 2 lang yan eh. Pinag-aagawan. Same lang din yan sa lalabas na version 2 ni Aerox 2021. Nakita naman siguro natin sa YouTube kung ano yung itsura niya, kung ano yung features niya. Meron dyan, nasaktuhan lang ang pera na nakapag-review na ng motor na ito. So nakita na nila lahat ng features pa. So ready na yung saktong pera nila para pambili. Sakaling dumating na dito sa atin ang unit na ito. So worth it ito para sa mga saktuhan lang din ang pera. Okay, Sir EJ. Kukontrahin ko yung motor. Okay, papaliwanag natin bakit hindi. Hindi sulit bumili ng Aerox 2021 this 2021 or version 2 sa mga saktuhan lang ang budget.
Okay. Number one na magiging problema dyan is yung supply. May pera ka. Sa dami nang may pera ngayon sa Pilipinas, no, kahit naging pandemic, no, dito natin nakita, no, sobrang dami pa rin may pera, no, na gustong mag-cash ang unit, no. Yung supply, yung demand, is hindi aangkop doon sa dami nang may gusto, saka sa dami ng supply. In short, kung gusto mo, o saktuhan na yung budget mo, mahihirapan ka na makakuha ng isa. Kasi, yun nga, ulitin ko nga, sa sobrang dami, no, sobrang dami talaga. Kaya, para sa akin, hindi, kung meron ka mo ginagamit ng motor, no, pagsigyan mo na muna yan. Doon ka muna sa nagagamit, no? Doon ka muna sa mga kailangan mo na unahin, no? Hindi yung motor na yan. Kung meron ka motor dati, unahin mo yung panggasa sa pamilya mo o emergency o kung ano man. Since pandemic yun, hindi rin natin masabi, wag naman. Kaya sinabi kong hindi. Number 3 category sa ating listahan para sa mga mayayaman. Sir EJ, panawanag mo, bakit sulit si Aerox? Version 2, para sa mga mayayaman. Sulit yan sa mayayaman, oo. Dahil mayaman nga sila eh, marami silang pambili. Siyempre, bibili lang sila ng bibili. Kung ano yung bago, kailangan meron sila. Yan yung mga mayayaman. Okay, mga sobra-sobra. Oo, yan yung mga sobra-sobrang walang magawa sa sarili nilang pera. Yun yun. Parang hirap sa akin ah, hindi ah. Bakit hindi sulit bumili ng Aerox version 2 kung ikaw ay mayaman na o sobra-sobra ka na sa pera? Hindi siya sulit kasi parang wala akong masabi ha, kasi sulit. Sobra-sobra pera mo, sulit sa yun. So dahil sisingit ako, ako si Oo, siya si Hindi. Ako si Oo, pero magiging Hindi muna ako kasi hindi siya makasagot. Ah, okay. Para sa kanya na Hindi, na sulit sa mga mayayaman dahil sana yung mga mayayaman natin sa panahon ng pandemya ay makatulong na lang dun sa nakakailangan. Aww. Kung hindi naman nila kailangan yung motor na yon, sobra-sobra naman sila, eh para sa akin lang, ipamahagi na lang nila sa mas nakakailangan. Yun yung sagot ng Hindi. Nya. Ulitin lang, itong vlog na ito, personal na comment lang namin, hindi naman namin sinabing gawin nyo. Ano? So sa mga gustong mag-comment ng mga hateful comments dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Panood nyo ito, ang gandulo. Number 4, category sa ating listahan. Matagal nang nagmo-motor, pero walang pang-cash. Oo, sulit. Bakit? Oo, dahil kung wala kang pang-cash, pwede naman ito applyan ng installment. Napakasulit lang pag nag-apply ka ng installment. Unang-una, hindi mabigat sa bulsa. May down payment na tinatawag, kukumpletuhin mo lang ang requirements mo. Pag na-aprubahan ka, tatawagan ka ni dealer, bibigyan ka na ng chance na makapag-down at ma-release within the day ang unit mo kung may available unit na sa branch na in-applyan mo. Yun yung oo para sa katanungang walang mga pang-cash. Okay, lalabanan natin yan, yung mga nagsinabi niya, no? Matagal nang nagmo-motor pero walang pang-cash. Ulitin na ulit natin, no? Hindi. Kasi kung meron kang motor na ginagamit na ngayon, huwag ka magpapadala sa hype ng unit. Hindi ko masinasabi huwag mong bilhin, pero syempre, di naman masama mga harap. Pero kung kulang tayo or kapos tayo ngayon, since pandemic pa kasi ngayon, hindi pa natin kasi masabi kung ano nangyayari. O yung pera na pwede mong i-save, since may ginagamit ka ng motor, eh, ipunin mo. Hanggang sa maabot mo, yung motor na gusto mo. Number 5 sa ating category, sulit bang bumili ng Aerox version 2 sa mga dating may Aerox na or may existing na Aerox na? Oo, bakit? Oo, dahil uulitin ko, parang NMAX version 1 lang yan. Nag-hype si version 2. Naka version 1, binenta, nag-version 2. So hindi mawawala or hindi may iwasang mangyari ulit na naka version 1 ka recently, or kahit kakabili mo lang last month ng Aerox, or last December, last year, lumabas bukas, mamaya, or sa isang buwan tong Aerox na to, eh, hindi maiiwasan ang porsyento, dalawa hanggang tatlong porsyento sa 10 na bumili ng Aerox ng mga nakaraan na magpapalit ng unit agad. Hindi ko naman sinasabing 100% totoo itong sinasabi ko, pero may mga possibility dahil naranasan na natin niya kay NMAX version 1 shifted to version 2. Nandiyan nga yung kakabili lang nila ng brand new, after 1 week nabenta agad nilang yung unit para lang sa version 2. So oo, dahil nangyari na ito, ibang unit nga lang, ibang modelo, NMAX then Aerox version 2. Okay, hindi kukontra natin mga pinagsasabi sa mga dating Aerox na, no? Hindi sulit. Para sa akin, hindi. Dahil
Hindi ka na napakalit. Gusto mo na gusto mo. May Aerox ka na, no? Gusto mo sobrang pera mo pwede. Pero kung may Aerox ka na, Aerox pa rin yan eh. Kahit pagbalik-balik ka rin mo yung mundo eh. Kahit pagkaroon pa ng version 3, version 5, version 1085. Meron nga ang Aerox, no? Tsaka isa pa, si Aerox na version 1, marami ng aftermarket na parts. Ibig sabihin, marami ka ng upgrade na pwedeng gawin doon sa version mo. Na pwedeng mas maganda pa kung mas tumalbog pa doon sa existing na, oh, may upcoming na version 2. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na mas mapapaganda mo yung motor mo. Sa ngayon, kasi wala pang ano eh, wala pang mga aftermarket si version 2, no? Pero malay natin magkaroon, no? Pero sa ngayon, hindi siya sulit bilhin kung meron ka ng Aerox na version standard. Again, etong vlog na ito, personal na opinion lang namin. Hindi namin sinasabi na huwag kang bumili kung Aerox user ka na. Nasa inyo pa rin yun kung bibili ka. So, sa dami namin sinabing oo at hindi, makakapag-decide ka na. Ulitin namin, itong vlog na to ay opinion namin. May kanya-kanya tayong opinion. Paniniwala. Oo, ate, ang... Diskarte. Oo at hindi. Mayroong diyang mga satisfied sa oo niya, sa oo ko, at sa hindi niya. Merong hindi na satisfied sa mga pinagsasabihin namin dito. wala po kami magagawa. Utak niyo po yan. Kaya ang magsasabi lang po namin, mag-decide po kayo, pag-isipan niyo mabuti bago niyo bilhin ang isang bagay. Tama. Kung nagustuhan niyo yung oo niya, kusulit. Ibas niyo ako. Kung nagustuhan niyo yung bilhin. Ito, ano? Sa mga masyadong magagaling ang pandinig at magagaling ang pang-unawa dyan, no? Kung itong channel na ito, ginawa namin para merong pagbaksiyan. O magdalawang isip muna yung mga upcoming na bibili. Ano ba? upcoming na bibili ng motor na ito, no? Huwag tayo magpapadala sa hype. So, kung talagang nakita mo yung motor na maganda para sa paningin mo, then go for it. Then kung ayaw mo naman, at parang mas gusto mo pang unahin yung mga bagay na dapat unahin, ito ka muna. Again, that is it for the vlog, guys. So, maraming salamat sa pinunod. And maraming salamat sa iyo, Sir EJ. Dahil dyan, hindi lang ako yung mababas, pati ikaw. Nadamay ba si Cardo? Abangan nyo itong faster na dahil magkakaroon din yan ng YouTube channel. No? Shara, nga pala! Ma'am Ruby, dahan-dahan sa likod namin. And si Ma'am Shara. Okay. Extra clip, no? Kailan nga ba lalabas yung Aerox version ko? Nilalaunch siya by February 19. Kung napapanood nyo ito, siguro nakalipas na. February 19. Pero itong vlog na ito, isinot namin ang February 18. Ibig sabihin, binabukasan. Magkakaroon ng actual unit for sure is from... Actually, meron na sa ibang branch eh. Tapos, sa amin, sinabihan kami, possible, magkaroon ng first week ng March 2021. Again, hindi sigurado pero possible na ganun na mangyari kasi ganun po yung mga na-experience namin sa mga upcoming na mga motor na nilalabas. Ibig sabihin yung mga bago na nilalabas si Aero as si NMAX, nagkaroon na ng price sa amin din naman, nagkaroon na ng actual unit. Then yung price niya, eto yung price ng dalawang version na nilalabas natin sa Aerox, no? Isang standard version tsaka yung with ABS version, eto yung mga price niya. That is it for the vlog, guys. Maraming salamat sa panonood and keep supporting lang sa aming channel. Pag may dumating na unit, tayo una magre-review, no? Kukutsabahin natin yung unang marirelease ng motor. Okay? Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, no? Alamin natin kung ano ba meron dyan at kung dapat, karapat-dapat ba sa kanya yung hype niya. And her